Ang video na ito is all about the Prism Live Studio. Ito ay isang app sa Android or sa iOS na makatulong na mas magiging engaging yung Facebook live stream mo. Pwede ka maglagay ng mga filters, effects, text, stickers, videos, photos, at marami pang iba para mas maganda yung live stream mo on Facebook. Mga Mars, ito ay free app lang at wala po kayong babayaran. At lahat ng mga features na ito ay ma-access mo for free. Ang app na ito ay pwede din sa mga online gamers. So if you are online gamers as well at gusto mong mag-live sa Facebook, you can use this app. Make sure to watch the video until the end kasi may bonus tip akong ibigay sa'yo. Hi, my name is Rose and welcome to another video. Kung first time mo pa dito sa channel ko, gumagawa ako ng mga video tips and tutorials na makatulong upang lumago ang business mo gamit ang online video. Kung interesado ka sa mga topic na yon, huwag kalimutan mag-subscribe at i-turn on ang notification bell so you won't miss anything. So ayun nga mga Mars, may na-discover ako na panibagong app na for sure makatulong sa iyong live stream on Facebook. O bago natin simulan ang tutorial, dapat i-download mo na at i-install ang Prism Live Studio. So magpunta lang sa Google Play Store kung Android user ka. Sa mga iOS users, pwedeng-pwede din ang app na ito. So i-download at install mo lang din siya. But in this tutorial, is ginagamit ko ang Android phone. Wala kasi akong iOS. After mo ma-download at ma-install ang app to your phone, so the next thing na gagawin natin, Mars, is dapat gumawa ka ng account mo. So you can choose Facebook, Gmail, so pili ka lang ng mga choices mo dyan. For me, I choose Facebook. Pagkatapos, tap OK lang mga Mars and allow Prism to access your devices. So, ayun mga Mars, once na-open mo na ang app, ito na po yung magiging feature niya. So, first thing na gagawin natin is itap itong tatlong dots sa upper left corner ng screen. So, tap mo siya and then dito mo makita yung settings niya. So, dapat naka mic on, camera on, tapos sa view screen, you can choose between screen fit or screen full. So, depende na po sa'yo. Flip front-facing camera is dapat naka-enable siya. And then, save video after streaming enable. Use live status indicator is depende na po sa'yo kung i-on mo siya or not. But for me, I prefer na i-enable siya. Okay, so next is ito. Ito naman yung camera switch where you can switch between front cam and back cam. So, let me show you. Hello! So, ito po yung back cam niya. And then, itap po ulit. So, this is the front cam. And then sa profile picture mo naman, itap mo siya for more settings. And dito, you can choose a lot of settings guys. So dito makita mo yung mga past live mo. So automatic siya na nasi-save dito. Okay? And then sa mga video na ginagawa mo, dito din siya makikita. Ang gagawin kasi natin dito guys, is itap mo ito yung gear icon, katabi ng pangalan mo. Itap mo siya. And then, sa my account, you can choose log out or delete your account. So, kung gusto mong mag-log out, you can check it here. Go back lang tayo. Sa live settings, you can choose the stream destinations. So, dito ka mag-choose ng destinations kung saan mo gusto mag-live sa YouTube, sa Facebook, Twitch, or sa mga app na nandito. But for this tutorial, ang gagawin natin is Facebook Live. So, pipiliin natin ang Facebook. And then, go back lang tayo. Stream download quality. So, you can choose between save adjustable quality or save it fixed quality. And next is the video settings. Itap mo itong video resolution. So, most devices or other devices may support 1080p. But then, sa akin is hanggang 720p lang po ang pwede. So, I choose the highest resolution that is available on my device. So, kung meron ka namang 1080p, then you can choose that one. Sa resolution, 720 lang din sa akin kasi I'm using
mobile data, so mahina yung connection ko. Bitrate, so if you are using mobile data for your live stream, you can choose between 3,000 to 4,000 kbps. Kung may wifi naman, 5,000 to 6,000 is your best choice. Okay, go back tayo. Conceal watermark. If ayaw mo naman na magkaroon ng watermark yung live stream mo, can enable conceal watermark. Also, allow display above other apps. If mag-screencast ka naman or mag-mobile gaming ka using your Prism Live Studio. So, ayan, enable mo siya. And then, streaming with a chat view. So, you can opt into enable or not. But now, sa akin, i-ano ko lang siya. Hindi ko lang siya i-enable, okay? And then, tap X for exit. Ayan, once okay na tayo dyan sa settings, exit ulit. Okay, so next thing na gagawin natin is swipe left mo lang siya. So, dito mo makita yung mga resources for your live. So, you can add media, music, text, widget, and screencast. Sa media, guys, you can add photo or videos sa yung live stream. For example, hanap tayo this one. And then, photo ni baby. So, wag na lang. Ito na lang. Okay, and then tap add. So, ayun, na-add na siya sa ating My Studio. Sa music naman, be careful sa mga music na gagamitin mo para hindi ka ma-copyright ni Facebook or ni YouTube. So, you can choose between library or on device. I-tap mo lang siya or hindi natin siya i-play, okay? And then, add. As you can see here, ayun, na-add na siya sa My Studio. And widget, so you can add here Prism Chat Widget. Para mas madali ang buhay natin, guys, since may widget style naman, you can choose lang sa dalawa na yan, or you can custom. So, pwede mo siyang i-lower or i-higher yung opacity niya, or change mo yung chat color. And then, tap save. Screencast is only available kapag nabobroadcast ka na. As you can see here, may notif na. Nagpapakita ito sa ilalim. Screencast is only available during broadcasting. So, ayan, mga Mars. Sa text pala, hindi ko pa napakita sa iyo, diba? So, you can add text. So, for example, here, add text mo lang, tap mo lang siya. For example, Rose Gomera. Okay. Ayan, you can add text. And then, for social, pwede ka pumili dito. You can add caption or element. So, ayun. Depende na sa'yo, guys. Okay? You can choose your font style, yung font color. Okay? And yung text. Ayan. So, once happy ka na dyan, just tap done. And ma-add na siya sa iyong My Studio. Okay, once okay ka na dyan, happy ka na, go back tayo. Swipe right ka lang. Ayan, nakabalik ka na. So, dito mo makita, may dalawang choices ka where you can go live. Kung pakita yung mukha mo, ano yung ginagawa mo, yung mga products mo. So, ayan, you can choose the first choice. And kung mag-screencast ka na or mag-share ng screen mo, like for mobile gaming, you can choose the screencast. That one. But in our case, since mag-live tayo, ito yung pipiliin natin. Okay? And then, sa connect, live video photo, you can choose naman. Kung mag-record ka lang ng video using the Prism, you can do it here sa Prism mismo. So, tap record mo lang siya. Okay? And then, stop natin. So, isa sa kagandahan ng Prism Live Studio, guys, is that you can add filters. So, tap the effects. Tapos, pili ka na effects. So, Merry Christmas! Ayan. Or else, this one. So, you can choose here. I-tap nyo lang po siya. Happy Halloween! Ayan. So, marami po pa yung choices. This one.
kung ayaw mo naman, you can undo or delete that one. Okay, and then you can add filters. So you can choose here, this one, one. So ayan, you can play it around and choose your effects and filters sa yung Facebook Live. But since mag-go-live tayo sa Facebook, guys, ang pipiliin natin is yung live. So, dapat naka-live siya. May yellow indicator dyan na maliit na circle. So, dapat naka-live. Okay? So, once you are ready and ready ka na mag-go-live, so tap ready. Tap natin. Alright. Dito naman, you can see the Facebook or the live stream status. Ayan. Kaya, naka-on siya sa akin, naka-enable. So, dyan mo siya makikita. And you can, add title to your live stream, huwag mong kalimutan, and then tap done. And of course, you can add a video or photo for your intro bago mag-live. So, yung pinili ko, and then tap done. And by the way, as you can see here, ulitin natin. Delete intro natin. So, piliin natin. You can choose here kung ilang seconds, 5, 10, okay? But for this tutorial, I choose 5 seconds lang. Pero mas madali. And then dito, you can choose kung saan mo gusto mag-live sa timeline ng Facebook mo or sa group or sa page. So, tap mo lang siya and then choose your Facebook group. And sa page naman, tap mo lang my page and choose the page where you want to go live. Okay, but in this tutorial, I choose my timeline. And then tap OK. Sa timeline kasi you have choices, everyone, friends, or only me. Tap OK. Once okay ka na sa settings mo, let's go live now. Okay, tap natin ang go live. So, yun yung intro niya. And then, may countdown. 3, 2, 1. And you're live. Ayan, after ng entry, okay, live ka na. So, makikita mo lang dito yung live indicator niya kung ilang minutes ka na na nag-live. Ang then, katabi nun is ilan yung nanood ng live mo. Sa akin is 0 pa siya, so meaning wala pa nanood ng live ko. And then, dito sa baba, so may choices ka dyan. Change effect, change filters, comments, and you can edit here and you can share your live stream sa iyong mga social media accounts para marami ang makapanood. So, dapat naka-public siya. Okay? So, para mag-add tayo ng mga media or photos and pictures sa iyong Facebook Live, so, swipe left. There you go. So, you can choose your products. Okay, yung mga photos nyo. So, pwede mo ilagay dito. You can drag it here. What else? Kung gusto mag-add. Okay, tap mo lang siya to select. So, pwede mo siyang palakihan. Or, palitan. Okay. Ayan. Kung gusto mo siyang resize, I'll put it here. And, so, lahat ng mga ano mo, guys. So, lahat ng nasa my studio mo, pwede mong gamitin. You can add music. But this time, hindi ko lang siya i-add. Baka kasi makapiright tayo. And, for example, this one. Okay, add mo siya dito sa bandang ibaba. So, i-tap mo lang siya to select. Palitan natin. And, tap. Okay. So, kayo na pong bahala kung ano yung gusto yung ilagay sa yung Facebook Live. And then, so far, yun po siya. If you want to delete your files or resources, itap mo lang siya and then tap X. Ayan, deleted na siya. Okay. Lagyan natin siya dito sa baba. And once you are done, tap End. And then, automatic na siya mag-save sa yung gallery. And go back. Ayan, guys. So, the best tip o yung bonus tip na sinasabi ko, na ibigay ko sa'yo is that
before ka mag-live sa yung Facebook, so dapat yung mga resources na gagamitin mo is naka-ready na siya pa. Maganda yung flow ng iyong live. So dapat i-import mo na or ilagay mo na sa yung mic studio yung mga videos, mga music and mga photos or yung mga text na gagamitin mo for your Facebook live. Ayun nga mga Mars, madali lang mag-live sa Facebook gamit ang Prism Live Studio. So if you get value from this video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-share. I-share ang video na ito sa yung mga friends. And if you have questions, suggestions, just leave a comment on this video. So comment lang mga Mars and I will see you on my next video.